Hello mga guys, this is Ben Stalin's vlog. I-discuss ko sa inyo sa araw na to yung paggawa ng rough na makinis o papalitada ng rough na makinis. Mga guys, medyo masilan po itong sa paggawa nitong rough na makinis dahil bawal na matuyuan. So kailangan natin basain mabuti yung wall bago mag-umpisa, linisin. Para hindi tayo matuyuan, kasi pag natuyuan tayo ng halo, hindi na natin mapapakinis. Kahit ano natin pasada ng radilang bakal, ay hindi na po talaga ito mapapakinis. So, bago mag-umpisa, basahin ang wall. Huhulugan. Tapos, lalagyan ng tansin. Pag nakuha mo na yung hulo, standard na kapal, media. Pag nalagyan mo ng tansin yan, dalawang ano sa gitna. Hindi na mag-umpisa. Tapos, hindi mo na kailangan punuin yung area. Kung hari, ang pinapalitadaan mo is 3 meters. Siguro, mga every 1 meters, kailangan mo barahin na at ibubuli para hindi ka na matuyuan. Hindi mo na kailangan punuin pa doon kasi matagal yun. Pag pinuno mo yung buong area, baka yung umpisa noon ay matutuyuan ka na. Mahirap na yun. Hindi na makukuha talaga. So, ang gagawin mo, every 1 meter, bubulihin na. Tapos, iradilang bakal mo na agad bago ka mag-proceed sa next na 1 meter. And then, the other one para hindi ka matuyuan. So, yan ang ituturo ko sa inyo ngayon. Napakasilan po talaga nitong wrap na makinis. Kasi bawal tayong matutuyuan at papakatasin natin Kailangan natin pakatasin yung halo para siya kuminis. Pag binabalik-balikan mo ng radilang bakal yan, kakatas yan, nalabas yung simento at naging makinis na siya. So, yan yung natin pag procedure sa paggawa ng rough na makinis. So, ang timplahan nito mga guys sa halo 4 by 1. So, 4 is to 1. apat na timbang buhangin, isang simento is enough na talaga para sakto lang yun. Apat na timba, isang simento, yan ang tamang tamang timplahan talaga. So, ang process nito, layout, huhulugan, and then lalagyan ng tansi. Bago mag-umpisa, basahin mabuti ang wall para iwas matuyuan. Yan ang natin. So, kailangan natin kailangan natin i-maintain yung kapal niya, yung basa niya, saka yung kapal. Huwag naman yung magpalitada na uno medya ang kapal. Malalaglag na malalaglag. So, meron tayong mga part na kailangan habulin, pero yan ay utay-utay. Utay-utay na tatapa lang na makuha mo yung yung kapal. So, hindi yan niya madali. Kaya, pag ganitong mga process wrap na makinis is talagang inaagapan. Hindi to yung saka na lang. Papalikan na lang kita. Break time muna ako. Hindi ganun. Kasi once na matuyuan ka, hindi mo na talaga mahabol ang bubulihin mo ulit. Hindi na siya siguro nakukuha ng kunting kinis, pero hindi siya talaga makinis na pinis talaga. So, yan ang ituturo ko sa inyo. So mga guys, pupunta ko sa area para gawin ko tong wrap na makinis. So watch and learn na lang kayo dyan. Observe na lang siguro ang gagawin nyo. Pero mag-voice over na lang ako para i-discuss ko yung mga ginagawa ko para maano nyo naman kung process ko sa paggawa ko. Okay? Kita-kits na tayo sa side. Mga guys, ito yung pipinishing natin na makinis. Wrap na makinis ang gagawin natin dyan. Hanggang dito, paikot. Paikot ng bahay. So, what's up mga guys? Panorin mo kami, paano naman garyahin to, ha?
Yan na kayo. Ayos naman. Hindi pa natin nalataran mga guys ng Parlina gawa ng pinapriority namin yung pag-finish na pagpalitada ng rough na makinis. Gusto natin na rough. Nakakalahati na kami. So, bukas naman. Tatawanan yung mga lumukong. Yun, na-observe naman yung gusto namin. Kaya bukas yung kalahati naman.